Yo, hello, good evening. Yeah, guys, just let me know if naririnig niyo ako ha. I'm going to do a live stream for sana ba 'to? Ito, itong ano. Nakalimutan ko yung title, Cradles. Yeah. Ito, we're given a chance to play it before no, before mag-live or before magkaroon ng sa Steam. At the moment, there is some sort of a delay. Supposed to be dapat malalaro nyo na po tong game na to, but then mayroon lang konting delay sa Steam. But it can be played on the 15th. Okay? So at the moment, meron po tayong character creation or character dito. Nag-prepare tayo. Para for those people na bago pa lang maglalaro, malaman nyo kung paano po yung gagawin, no? So you can play around with it. You can customize. Yan. Bahala kayo. You can do whatever you want. Kung paano gagawin nyo, no? So, can you hear me good, guys? Sabi na lang kung hindi nyo po ako marinig, no? Yan. So, yep, you can customize. Papakita ko lang sa inyo kung paano gagawin nyo, no? You can customize. Then, later on, magja-jump po tayo dun sa isa nating character, no? Na ginawa natin. And also, I'm gonna teach you kung paano po kumita dito. There are different ways on how to earn on this particular game, no? Tuturo ko po sa inyo later. Yan. Anyways, create na po tayo. Ayan, you can just simply customize depending sa gusto nyo, no? Pinakita ko lang sa inyo. Yan, kung gusto nyong kulayan ng whatever color you want. Meron na tayong isang pandesal sa kaya pandiko ko po yan. Okay. So, Lord, sila na kita palakitaan diyan. Depende po sa sipag nyo, sir, no? Lalo na sa ano, Crystal. Pwede, meron din pong trading system inside the game. So, RMT, pwede po 'yan. Wala po bang new NFT Lords, iOS Idol? Ano pong NFT, ah, Kenneth? Shoutout nga pala kay Kenneth, kay Q Wear TV, kay Renel Mark, kay Kurt Kiset, saka yan, shoutout sa inyo, no? Shoutout sa 80 na nanonood. So, bali, pinapakita ko lamang po sa inyo at the moment kung paano kayo mag-i-start dito, no? So, ayan, ASWD po yung control nung game. Then, you can start doing quest. Ayan, press F. So, sa simula po, mag-quest po muna kayo dito, no? Ayan. Also, it's very important na makapag-quest kayo para may weapon kayo. Yan. So, may arrow naman po. Yan. ASW. Tapos, ship. And, teka lang, may character. Yan. Tester din yata to. Yan. Ship, then, W. Para tumakbo, no? Depende po sa inyo kung gusto nyo mag-keybind dito. Click option. Then, eto, there is a keybind. So, depende sa preference nyo po, no? Lord of Dragons, medyo tinigilan ko na muna. Sir. Sir Virgos 002. Yan. So, ganyan po yan. May arrow. Yan, simple lang naman po. Do the questing muna. Ayan. Medyo ano. Yan, click natin. If you have any question, you can simply, ano po, no? Leave nyo po yung question nyo dyan. Yan, claim kakausapin. Shout out kay Mangkulas, shout out din kay QWER TV, sorry.
Sa 15 po release nito, sir. Yan. Pinakita ko lang sa inyo yung pinakang newbie guide, no? Yan, sa umpisa po, ganyan-ganyan lang po yung gagawin nyo. Quest-quest lang, kasi kailangan nyo yan para makakuha kayo ng weapon. Yan. So, yung arrow that will lead you to, ano, no, to the NPC or to the quest area. Yan. Ayun nga lang po, hindi pwede sa mobile. Yan, ang ano po dito, inventory nyo dito, you can earn token by hunting. Ayan. Nakalagay dito, maganda na, no, kasi dati you can acquire token 50 lang by hunting. Ibig sabihin by killing mobs. Ayan, no, 20,000 ang pwede nyong ma-earn na token by hunting kahit sa PBE area or sa hindi PK area, kaya nyo pong mag-hunt. So, maganda na pong nangyari, no? So, 20,000 acquired by hunting yung token. Yan. So, kahit free-to-play player ka po, okay na okay po to. Pakita ko lang sa inyo yung, ano, no, yung inventory. Dito, tandaan nyo po ito. For those people who are watching, please remember dito po yung inventory nyo kasi dyan nyo po ilalagay, especially if you're going to PK area, dito sa unang map, no? PK area, kailangan nyo pong ilagay yung mga token nyo para po hindi po, ano, hindi po malaglag sa kayo mga importating item. Kasi once you go on PK area at napatay kayo ng kahit ng mobs or ng player, mahuhulog po yung mga, ano nyo, yung mga items nyo. Yan. So, yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung pinakang... Yan. Pwedeng tumalon, syempre. Pwede nyo bawasan sensitivity ng ano nyo, ng mouse nyo. Boss, may LORT pa sa load. Mawi-withdraw ko pa ba? Hindi. Parang medyo nagkakaroon po sila ng issue eh. Pwede na pong mag-register ngayon, sir. GK Zone. Thanks, Rubik. Thanks for... Rubik is one of our moderator, guys. You can see him on the Discord. Thanks, sir. Yeah, I'm just showing them the newbie guide here. Yes. So, here, yan. You can see that, the arrow. Then you can just simply follow it, and you can get the quest. Okay. Just let me know if you want to if you want me to speak on English or Tagalog. Okay, for my viewers. I know Ruby cannot understand Tagalog, so okay, I'll try to speak English as much as I can. Okay. NFT Pass, I'll show you later, Jay, kung ano yung benefit ng NFT Pass. NFT Pass will allow you to mint a token. Here is the ore. The ore is the one that you will use to convert it to a token. Here. Okay. Anyway, this is for newbie, no? Then, I'll show you kung paano po, how to earn, how to hunt. Yan. Quit muna tayo, no? Yan, I'll show you how to earn na. So, marami na pong nagtatanong about that. So, I'll tell you exactly how to earn, okay? Nag-quit po muna tayo so that we can go to our main character. Yan, I'll tell you all exactly on how to earn, okay? Incognito Lods, pag namatay ka ba, madrop din? Opa, madadrop po lahat. The only thing that hindi madadrop, if you died on the PK area guys, yung ano, yung silver nyo. So, everything will be dropped. So, let's try here. I'm gonna showcase you everything, all of the weapons, because I have weapons, guys.
Okay? So you also have daily and weekly quest here. Shout out kay Incognito, no? Shout out kay Derby, shout out Crypto J. Yung brief po hindi po matatanggal yung brief. You can retain your brief, guys. And also some your silver will be retained as well. Hindi po mawawala yung. So ito po yung ano character natin. Wait lang po natin. Okay, guys. Yan. Pag-umpisa, medyo mabagal ng konti, no? So, wait nyo lang mag-load-load. Yan. So, this is a level 50 character. I would suggest, if you want to go to level 50, to a PK area, make sure that you have enough equipment. Nakapag-hunt na kayo. Yan. So, we have different types of equipment. Arrow, ayan. Skill. Okay. Let's go with this one. Di pa pwede. This one is, yan, parang samurai or katana. Okay. Nandito ako sa level 40 map, no? So, showcase na po. Pupunta po tayo sa PK area. And also, pupunta rin po tayo sa mining, no? So, you need NFTs to mine dito, no, guys? Otherwise, pwede kayong mag-PK. Once na PK nyo yung kalaban, then malulot nyo yung mga na-mine nila. X-Play. Sa Steam lang po ba malalaro, Lods? Sa 15, sa Steam po malalaro. What is the best class? For me, the best class is Archer, no? Weapon po. It's a weapon base. The good thing about this is weapon base. However, you need to level up your talent like this. Here's the talent. So you have sword, bow, axe at the moment, no? Pero dito sa sword, tulad nito, merong great sword and merong iba't ibang klaseng sword. Punta po tayo dun sa area kung saan pwede tayong makipaglaban. Yeah, the best class at the moment for me, it's Archer. Kasi you can PK the enemy sa malayo, no? Shout out kay Sophia Gracia. Shout out din kay X-Plays, no? Salamat po sa 21 na nanonood. I'm gonna teach you now kung paano po tayo mag-earn dito. Okay? Every time you kill mobs, there is a chance na pwede kayong makakuha ng token. Okay, so if you have any question, you can leave your question on the comment section so that I can read it. So again, you can mint your NFTs by doing all of the tasks dun sa Cradles, no? You can join the Discord of Cradles. So that you would know how to mint NFT. Simple task like following Twitter and Discord. Then yan, makakamint na po kayo. Yan. And by the way, the good thing about this particular game, there is a climate change. May gabi. And also, umuulan ng snow. Yan. So pagkagabi, medyo mahirap po na makakita, no? So, thank you for 19 watching.
Yan. So here, and mini boss to, no? So we can try to kill it. Yan. And by the way, you can swap weapon. You can put your weapon dun sa ano, no? Yan, katulad niyan. You can swap the weapon on the hotkeys, no? Yan. Angelo, hindi po, ano po to, PC. Well, anime PC only, yes. Roseline, Impatado, start na ba to? Sa 15 po kayo pwede makalaro nito, sir. Lods, makakuha ka ba ng NFT pag naka-PK ka? Hindi, hindi, walang, hindi NFT, mga token po pwede nyo makuha. Lahat ng items na nasa, na PK mo yan, lahat na yan. Teka lang, mamatay tayo. Makukuha nyo po yung lahat ng token na yan, o lahat ng items na yan na nakikita nyo dyan. Ang hindi lang po mawawala dyan is yung silver. Ayan. So, try po natin ulit patayin no, yung, ano, yung mobs, no? Nakakuha po tayo ng isang token. Ayan. Kanina nung pinatay natin, no? Wala po bang bagong mobile NFT? Kingdom Story po. Pero mag-open, magtatapos na po yung close beta nila eh. Ayan. So, pakita ko sa inyo ulit, no? Ay, lahat po, madadrop. Kahit mapatay ka ng mobs sa PK area. Sophia Gracia, yes. If you're familiar with Albion, parang ganun po. Ayan, as you can see, meron po tayong CRD. Yun po yung token na yun po yung pinakang ores na kukuha natin. No? Then you can exchange it with... ano, with a token. Walang evade. Meron po. Space po gagamitin nyo pag evade. Space tapos yung, ano, yung direction na gusto nyong mag-evade. Pupunta po tayo sa PK area, no? Para makita nyo. Tapos yung mining din po. So, ways to earn. Of course, hunting monster kahit po saan sa PBE area. And by the way, ang token po nito, hindi pa po siya listed, ah. Pagka na-list na po, dun po natin malalaman yung price. And syempre, yung eksakto, no, kung magkano kikitain nyo. So, it could go up to... whatever value kasi especially ngayon magbubull run po. Cradles po yung name ng laro. Cradles yan sa Steam niyo po 'to ma-download, pang PC lang po 'to. Yan. Ito kahit anong level po pwedeng pumunta dito. Nakalagay dito entering Black PVP zone. In Black Regions, all players are hostile and can be attack and kill you, except for players in your team. When killed in PvP, all your items and gears will be dropped as a loot. Okay? So, be careful po ah, pagka maglalaro kayo nito.
at papasok kayo sa PBP area. Angelo, Adan at Eva, opo, pagka ganun na po nga po mangyayari sa inyo, sir. Ayan, so ito na po yung PBP area, no, or PK area. So dito, pag namatay ka, mahuhulog yung lahat ng items mo. Katulad sinabi ko, silver lang po. So pupunta po tayo dun sa mining, no. Pakita natin sa inyo. So dito, dito po nahuhulog, nagda-drop yung mga magagandang items like yung mga recipe na pwede yung i-craft. Ayan. Opo, kikita na po dito, kahit hindi pa official sa 15, pagka naka-earn kayo ng mga token, pwede rin pong RMT dito kasi may mga trade. So, may trade po dito, lahat po ng items na yan pwede nyong i-trade. Kahit equipment, pwede nyong i-trade sa tao, no? So, depende na lang sa usapan nyo kung paano nyo gagawin yan. Tapos, yung sa token, pag may guild kayo, siyempre, mas maganda. Kasi pag may guild kayo, makakapag-mina kayo dun sa ano. Meron namang mina dito sa labas. You can earn dito. Pakita po natin sa inyo, no. Pero itong buong area na to, this whole area are all PK areas, no. So, if you got killed by mobs or even players, all of your items will be dropped. So, if you have guild, kaya nga po patayin dito. Pag may guild kayo, syempre mas maganda, no? Malakas. Kasi makakapag-mina kayo ng ano. Yan, katulad po niya, nakakuha po ako ng blueprint na epic. So, dito po nakukuha yung mga ganito, no? Sa area na to. So, epic at the moment, yung po yung pinakamalakas na item. So, kaya medyo pagka na sakop nyo yung area na to or ng guild nyo, yun. Dito kayo makakamay. Ito po. Yan. Ito yung ores. Yan. Pwede nyong minahin yan pag may NFT kayo, no? Otherwise, you have to, ano, kill other people para magkaroon kayo. Wait lang po natin. Pakita po natin sa inyo. Loot muna natin to. Ayan. So, ayan. Kada isang follow mo, 10 agad yung makukuha mo. So, palitan po ng token na yan is 300. 300 to 1 token po, no? Shout out kay Boros, no? Ayan, kaya dito, mas mabilis mag-mine ng token. Sa labas pa lang po yan, ha? Papakita ko po sa inyo sa loob. Yung tinatawag namin na cave. Palit nga tayong equipment. So, kahit silver dito, pwede nyo pong i-trade sa tao. Ayan, ganyan po. So, as you can see, nadadagdagan yung ano natin, no? Tapos, ang respawn niyan, after mga 1 minute, depende sa kanila, no, hindi pa natin alam, baka binago po nila. Opo, sa 15 pa po pwedeng sa 15 pa po pwedeng malaro to sa Steam. Ayan po, pakita po natin sa inyo, no, yung pinakang mining cave. Ayan.
Ito ang pinaglalabanan ng mga guilds, no? Yan dito, PvP zone, syempre, yan. Papasok ka dyan. Wait lang po natin mag-cooldown. Yan. Shout out kay Witch Red, no? Shout out sa'yo, sir. My channel, shout out din. And guys, ito po yung pinagtatalunan ng mga guilds, no? So, ito po yung pinakang main source. Siyempre, pwede naman sa labas. Ayan, ang dami pong crystals, no, na pwedeng minahin. Ayan, pagka nasakop ng guild nyo yan, or siyempre, kahit sino pwedeng pumatay sa inyo, laglag po lahat sa inyo, ha? Ayan. Pakita natin sa inyo yung buong loob, no? Para makita nyo lahat. Yan, lahat na andito yung mga crystals na tinatawag. Sa whole PK area, nandyan po lahat, no? Yan. Siyempre, pag guild kayo, isa-isa kayo dyan, no? Yan, meron pa sa baba po ito. Yan. Pinapakita ko po sa inyo yung cave, no? Kung saan yung maraming crystals na pwedeng ma-farm. Yan. Nawala yung monitor ko sa chat. Teka lang po guys, ah. Ayan, so yan, nagkalat po yung crystals, no? Ayan. Paluin po natin, no? Press F. Teka lang po, ah. Pero parang hindi pag na... pero parang hindi kasi pag namatay, madadrop mga gamit. Possibly po ito, 2K per day, lalo na kung malakas yung guild nyo. Siyempre, kung solo ka lang po dito, medyo mahihirapan ka po. I would recommend bumuo kayo ng malaking guild, no? May mga Chinese guild po, no? Na maglalaro nito. At iba pang mga country, siyempre. Maganda po ito, kahit free-to-play player ka lang po, malaki po yung kikitaan nyo dito. Kahit kung hindi kayo... kung hindi kayo ayaw niyo ng PK, then you can hunt na lang ng mga mobs, no? Pwede naman po kahit sa non-PK area. Yung pinapakita ko lang po sa inyo kung hanggang ilan yung palo ng isang crystal. Tapos, pag naubos yan, magre-respawn po after a minute or two, no? Yan. Yan. Ngayon, kung may maraming nagmamine, dyan lang kayo sa spot nyo na yan. Pero kung kukunti, pwede kayo magpalipat-lipat. Katulad po nyan. Hindi ba? Press F po to mine. Teka lang po, nag-ahanap po ako ng ano, no, cellphone. Kasi nawala yung monitor ko for the comments. Ayan. Pasensya na po, wala po tayong sound, no? Kasi bawal po. Diyan lang kayo sa spot niya na yan. Pero kung kukunti, pwede kayong magpalipat-lipat. Katulad po niya.
Teka lang, baka nag-e-echo po sa inyo, no? Wait lang po, ah. Inaayos ko lang po yung monitor ko. Yan. Sa Steam, Carlito, sa Steam po ito ma-DDL, no? Yan, siguradong CR, manual lahat ng action. Saan ba madadownload? Yan nga lang po. Medyo mabigat po yung game, no? Yan, ito po yung pinakang pagtatalunan nyo. So, ang problema lang po dito, kung medyo, kaya medyo iyakin ng player, pag namatay, syempre, magra-rant po yan. Tapos, siya, maraming nag-aawa. Yun nga lang po yung pinakang ano dito. Medyo masakit. Kasi pag namatay ka, ubos lahat ng pinaghirapan mo. Halimbawa, nag-farm ka ng 8 hours, tapos bigla ka namatay. Yun po, ubos po yung ano nyo, pag napatay kayo. Kahit ng mobs lang po. Matagal na rin po itong laro na to, ha. Matagal nilang pinaghandaan to. Magto 2 years or 2 years na po ito mahigit na dinidevelop. So, ayan nga po. Ganyan po. So, ayan. Ang maganda dito, sa area na to, syempre, marami kayong mamamines, kaso pagtatalunan at paglalaban-labanan. So, ano pa bang pwede nyong gusto nyong malaman? So, dyan, ito po yung napaparm nyo. Ang maganda lang, dito ngayon, wala ng 50 limit. Kasi in hunting before, 50 lang po yung limit pag nag-hunt lang kayo ng mobs kahit sa non-PK area. Pero ngayon, 20,000 na po ang nakalagay na limit, no? Acquired by hunting. Yan, medyo check pa rin natin to kasi yung nakalagay server generated per hour daw is 20,000. So tama, 20,000 yung limit nyo dito. So nilagay nila ng limit, no? Yan. Pwede kayong magpaikot-ikot yun, no? Kung gusto nyo. And also, take note na kailangan nyo pong yan, no? Kailangan nyo pong kabisaduhin yung map, no? Kasi medyo malaki po yung map. Ayan. So, punta tayo sa labas, no? Kung may tanong pa po kayo, just simply ask the question, no? Ayan. So, teka lang ha. Baka may mga questions na nawala yung monitor kong isa. Anong wallet niyan? MetaMask po. Sophia. Carlito. Caracol. Open Beta. Sa ano po? Sa 15, pwede na po kayo makalaro. Lahat po pwede makalaro. Public na po. Unstoppable. YT sa ano po? San ba yan? Sa Steam po. Pero sa 15 pa po. So, ayan yung can swap weapon. Dito kayo mag-hunt sa PK area. Pero, ingat-ingat lang kasi, yeah, PK area is PK area.
At the moment, maximum level po is level 50 ah, sa ano. Sa open beta or sa 15. So mabilis lang naman po magpa-level dito, no? It will only take gaano po makatagal? 2 days or less, depende po sa sipag niyo, no? Gawin niyo lang po 'yung mga quest. Tapos you can grind. Quest and grind. Pag wala na po kayong quest, grind po. At wala pong auto dito ah, for those people, baka nagtatanong, wala pong auto dito. Yan. Okay. Ayun, no, nakakakuha dito ng mga recipe. Ito yung pinakang main menu nyo, no? Kiklik nyo lamang po yan. Control. Ipapress nyo lang po yung control tapos makiklik nyo na yung mga yan. Okay, Baru, wala pong auto. Carlito, open beta. Yan, sinabi mo kanina. Kaya na ba tayong katagal nag... shout out nga po pala sa 19 viewers, no? Salamat po sa panonood. Explore natin tong map, no? Para makita nyo lahat. So, nakita nyo na yung PK area. Nakita, alam nyo na kung paano mag-earn. Punta na po tayo dun sa mga iba pang map para ma-explore po natin. Takbo-takbo lang po tayo, no? Again, yung control nito, WASD, no? Yan. And also, pwede ka rin magputol ng puno dito. Yan. Sige lang, patay muna natin to para hindi istorbo. Okay, so ayan. So, lumbering, ano pa ba? Mining. Yun yung mga kailangan nyo i-level up sa ano, no? Pakita natin sa inyo. Yung talent. Yan, the more na ginagamit nyo yung mining, the more na nagle-level up yan. Lumbering, tapos may mga element dito. The more na ginagamit nyo yung equipment nyo, nagle-level up din po yan. Kailangan nyo po yan. Yung bow, yung axe. So, sa sword, may great sword. Ayan. Sa bow, meron ding ibang equipment. Or, equipment. Katulad ng crossbow. At meron din pong, magkakaroon din po dito ng ano-ano, yung parang rifle. Tapos yan, axe. Hindi pa unlock. So yan, kahit sa labas, you can get itong mga ganito, or, pero, PK, sa PK area lang po yan lahat.
Okay. So, kung competitive ka, this game is for you, no? There is a trading. Wala ka nang hahanapin dito. Parang nandito na lahat eh. Yeah, so if you're a traditional MMORPG player, no, na walang hindi hilig yung mga auto-auto, this game is for you. So dito talagang walang auto. So explore natin, no. Okay, so yan. So lalabas na tayo ng PK area so that you can see other maps. So yung normal na lakad, normal walk is like that. But if you press W and shift, yan. So yeah, pwede nyo naman pong kapain to, no, pagka naglalaro na kayo. Madali lang naman po. So yan, medyo kabisado na po natin itong maps, yung mga in and outs. Yung portal dito, pag prenest nyo yung map, medyo mahirap hanapin, no? Yan. So, kaya kailangan kabisado niya po. Actually, sinadjust na po namin na magkaroon ng parang, ano ba yon? Scroll to teleport. Hindi po namin alam kung implement po this coming, ano, no? 15th. Let's wait and see po. Okay. So shout out po sa 15 na nanonood. Ilang gigabytes po ang Cradles? Wala pa po ba sa Steam? Sa 15 pa po, sir. Muhammad, how to install? You can install it on the 15th. It's not yet available at the moment. We have some delays. Also, Sophia, ilang gigabytes? Alam ko nasa 10 lang po ito eh. 10 to 15 or yun, mga ganon. 10 to or 15 to 20. So, not sure about it. Pero kayang-kaya naman ang PC nyo to. Kung medyo alanganin kayo sa PC nyo, then you can ano po no, lower down the settings. So, press escape nyo lang, then option, then yan. So, kung hate nyo yung PK area, you can simply stay on the PBE area na. Or PBE, I mean yung non-PK area. Yan dito. So, shout out po sa 15 na nanonood, no? If you have any question, you can simply leave that question, no? Dyan po sa baba. And by the way, check po natin yung ano, yung NFT nila sa OpenSea. Check natin para masaya. Pakita lamang po natin, no? So, makakapag-mint po kayo nito. Pakita natin yung price. Ayan. On Arbitrum Network, 0.72, no? So, magkano yan? Nasa around $14. Ayan. So, pwede nyong makuha yan. Ang gagawin nyo lamang po is Cradles invite. Yan, punta lamang po kayo dito. Connect niyo yung wallet niyo. Then tapusin niyo lamang po yung lahat ng task na to, no? So once natapos niyo na po yung task na yan,
eligible na po kayo sa minting. Pwede na kayo mag-mint dito. Yan, now mint. Okay? So, pwede na kayo mag-mint dyan. So, ang maganda dito, you can sell if you don't want to play. Yan, nakapag-mint na po tayo. At the moment, 6,357 na po yung minted, no? So, yan. Okay, hopefully na gets nyo po, no? Madali lamang po, no? Pre-mint po yan, no? Magbabayad lang po kayo ng gas fee. Gawin nyo lamang po yung task na ito. Like, following Twitter, syempre, tell the world, mag-retweet kayo. Yung Twitter nyo, ililink nyo lang yung Discord nyo. Sasalta lang kayo sa Discord channel nila. Tapos, register an account. Okay? So, thank you po sa 8 nanonood. 14 na nanonood, no? So, yan. Balik po tayo sa game. So, ito po yung area. PBE, non-PK area. So, yan. Nililibot lamang po natin kayo dun sa map. So, in case na trap kayo sa isang lugar, click nyo lamang po yung escape, then pick stock, no? Yan, dadalhin po kayo nyan sa lugar na kung saan pwede kayong makawala. Okay. So, yeah, tanong lamang po kayo kung meron pa po kayong tanong. Just simply leave that on the comment section, no? Yan. Yan, katulad niyan, pagka nalaglag kayo, nag-glitch na ganyan sa dagat, pick stocks. Kaso, kagagamit ko lang. Yan, ganyan. Diba? Boss, need ata whitelist. Nag-try ako kung nakalagay yung you are not whitelisted. Mamaya pa pong UTC time 2 a.m. or UTC time 2. Parang ano, alas 2 sa kanila ng hapon. Gawin nyo lang po yung mga ano, yung mga tasks na sinabi ko kanina. Mangkulas. Matay tayo, no? Yan. Pinapakita ko lamang po sa inyo yung the whole map. Yan, kung gaano kalaki yung map, no?
Ayan, may tao po. Ayan. Ito yung isa sa mga test. Ba? Nababawasan ako. Kahit non-PK area, gago. Ay, sorry, sorry po. Sorry, my bad. The reason for that is because naka-PK ako, so... Anyways, yun, hindi nahulog yung ano niya, items niya. Yan, punta tayo sa isang map. Yan, also, very important to ha. Pag tumatakbo kayo, huwag kayong mag... Halimbawa, pupunta kayo sa... Nasa PK area kayo. Tumatakbo kayo, huwag kayong mag-a-attack ng mga mobs. Kasi, meron kayong, I think, 15 seconds bago makapasok sa portal. So, mapapatay kayo ng kalaban nyo. Tip lamang po yun sa PK area. Yan. Pwede kayong umakyat dito. Akyat ba? Pwede kayong lumangoy kung gusto nyo. So, kung medyo malayo na kayo, again, click nyo lang yung pick stock. Yan. Babalik kayo. So, pinaka-importante dito, again, yung mga portals, kailangan kabisado nyo po. Kasi tignan nyo yung map po. Yan, makikita nyo lang yung NPC, pero yung portal, medyo malabo, no? Ayan. Makit sa puno. Ayan yung mga NPC yan, mga nakatagong NPC. So, maganda naman dito kasi merong arrow kung saan, or direction kung saan ka pupunta. Ito yan. Mga tester din po yung mga yan. Wala na patay. Ayan, yung portal na yan. Tignan nyo yung ano-ano, yung dahon gumagalaw-galaw pa. Naka-low settings lang po ako nyan. Patay. Opo, Nesty Boss Pan, yeah. Ano po, shout out kay Nesty08 saka kay Witch Red ulit. Natural lang titis sa game. Opo, natural lang po. Natural lang po my blood yung mga naglalaro dito. Lalo na pagka nag-farm ka ng 6 hours tapos namatay ka po. Baka po mag-quit na po kayo. Lalo na pagka yung equipment nyo, pinarmy na mga isang buwan, tapos nahulog lang. Yan, medyo mahirap na po yan.
So balik po tayo, ano, nilibot ko lang po kayo sa map. Sa iba't ibang map. Ito yung pinakang unang map, no? Nung beta kasi nahulugan din po ako eh. After nun, hindi ako naglaro ng 4 days. So medyo masakit po kasi pinarm mo ng mga ilang oras, ilang araw, tapos pagka nahulog, hulog na. Yan. Kaya pagka hindi kayo confident na hindi kayo mapapatay, then wag na kayong pumasok ng PK area. Pero kung alam niya naman na magaling kayo, yan. Ito, ano, pakita natin sa inyo yung inventory dito. So, by the way, yung ano, yung inventory po ng isang character is hindi magkaparehas sa inventory nyo. Ng, ano, ng second character nyo or other characters. Meron ditong inventory NPC at meron din dun sa isang pinakita ko sa inyo kanina kung nanonood kayo. So, yan dito. Huwag na natin pakita yung laman, no, ng inventory natin. Secret nila. Meron ka pong invitation code para sa registration ng Cradles. Sa akin lang po to sa Ma'am Sophia. Nakamint pala ako, boss, baka dahil sa big time NFT ko. O nga, sabi, yung may mga big time NFT pwede po eh. Sa 15 po, open na po sa public to. So, ito yung pinakang first map. Yan. Yan. Kung medyo nababad trip kayo, anuhin nyo yung mga NPC na lang, no? Kung napatay kayo, yan. Bunggo-bungguin nyo na lang yung mga naglalakad. Katulad nito ni Boy Bato, no? Yan, o. Ito rin, nagpupukpuk na pa ako ng martilyo. Yan, pwede nyo explore. Sa 15, malalaro nyo na po to. Again, PC lamang po. Yan, kung gusto nyong mag-unwind, pwede rin po kayo dito, no? Yan, langoy kayo ng langoy. Kung namimiss nyo na po yung magdagat. Sorry, puro kalokohan yung sinasabi ko, no? Ayan. So, kung medyo napalayo kayo, click nyo lang escape, then pick stock. Babalik kayo dyan. Okay? Mas malala pa yata yan sa mirror, pati yung item drop pag na-PK ka. Opo, ang matitira lang po sa inyo, Witch Red, ito po, oh. Pakita ko, ah. Ayan lang po yung silver lang po. So, lahat ng nakikita nyo po dyan, yan, pati lahat ng gamit mo, mawawala po yan. Yan, lahat ng nakikita mo dyan. Ito lang yung di madadrop. Okay, meron na pala sila dito, nakalagay na yung token na, CRD token kasi dito, yan. Ito na yung pinakang token nila. Pero ito, token na to, siguro naman dito madadrop, no? Yan. So, yan. So, bali ganun lamang po. Yan. Pinakita-kita ko lang sa inyo. Medyo nakakapagod mag-stream minsan eh. Kung maganda pa yung ano specs ng PC nyo, yung PC ko kasi hindi naman ganun kaganda eh. Mas maganda po itong laruin, lalo na high resolution.
Yan. Yan kung ano, pwede nyong i-zoom, no? Yan, halimbawa, yan. Zoom nyo lang po. Yan, kung gusto nyo pong i-zoom, yan. Ang tinitingnan lang naman po natin is yung character kung paano niya ginawa, no? Yan. Pwede nyo pong i-zoom yan kung gusto nyo makita. Yan. Okay? Ayos pa ba? Yan po. O, kung trip nyo yung mga ganitong klaseng character na paggagawa, no? Pwede po. So, pwede nyo namang i-customize yung character nyo. Napakadami po ng customization dito. Yan. Si Hura Charlie. Ayan, no? So, hanggang dito na lamang po tayo, no? Medyo naggagabi na at kailangan na nating tapusin ang stream natin. So, salamat po sa panonood, no? Salamat po sa ilan ba to? 12 pa nanonood hanggang ngayon. Naku, tago nyo na lang sa storage yung item. O, pwede po, Witchred, tago nyo na lamang po sa storage para hindi mawala. Kasi pagka napatay kayo, sigurado, iiyak po kayo. Tip ko lamang po sa inyo. Kasi, yeah, katulad nga po na sinabi ko, 1 month na ipinag-ipunan, tapos dinala nyo sa PK area. Pag na, ano, ubos po yun. Okay? So, again, ang laro po na ito ay Cradles. If you want to play, you can play this now. You can play this on Steam on the 15th. Open for public. And also, you can mint NFT. You take advantage na po yung pag-mint ng NFT mamaya po, no, to 2 UTC. Check po natin kung anong oras na sa UTC time, ha? UTC. So, yan. Ilang oras na lang. 1 hour and 22 minutes. Once na nagawa nyo po yung lahat ng task na to, pwede po kayong mag-mint, no? Pwede kayong mag-mint ng NFT. So, grabe yung ranking, no? After 100 na ako, 340. Grabe naman ang invitation nito. Invitation pa talaga to mga guys. Anyways, hanggang dito na lamang po tayo, no? Salamat po sa inyong panonood. Kita-kits po tayo sa laro kung gusto nyong laruin yung game. Pandesal Gaming po. Salamat po. Goodbye and God bless. See ya guys.